Okay mga boss, meron tayong konting nalaman regarding dito sa ating Raider 150F, yung issue ng balancer, damper natin. So, merong upgraded si Suzuki na linagay dito sa ating balancer. Yung mga model 2020 model, mga matte series, ayan, matte blue, matte red, matte black, yung mga ganitong mga ganyang model ay upgraded na po yan ng Suzuki. Dahil siguro sa maraming nasisira na engine dahil dito sa ating balancer. So ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung upgrade na sinasabi ko. Ano ba yung dinagdag nila? Bakit linagyan nila yon? Okay, simulan natin. Tatanggalin natin ng sear clip. So itatiming muna natin. Pagtapatin natin yung dalawang dot. Yan. Yung sinasabi kong dalawang dot mga boss, ito yun, no? Yun ang pinaka-timing yan. So gagamit tayo dyan ng sear clip remover para matanggal natin yung pinaka sear clip na yan. Yan. So ito yung ginagamit natin na sear clip remover mga boss. Ayan. Ayan. I-remove na natin yung gear. Ayan. Tapos sasaluhin natin yung ano kasi maglalaglagan yan. Ayan. Ayun, nalaglag na nga. Yung sinasabi ko kanina na upgraded na ng mga matte series. Ayan. Ipapakita natin sa inyo. Oop. Ayan. Ayan. Ito yung upgraded na sinasabi ko mga boss. Ito yun, ito yung metal na to na in-upgrade ni Suzuki. Itong bakal na to. So susukatin natin to kung ilang mm ba to na linagay nila. So ito mga boss, itong metal na to nakapaloob yan sa spring. Ayan o. Ayang spring na to. Dito na kasi nakapalaman. So kung bakit linagyan nila ng ganito, dahil pag nasira ng ating balancer damper, pag nabiyak to, hindi ka agad magsasalubong yung crankshaft natin. Dahil meron siyang stopper. 'Di ba? Kung napapanood niyo yung vlog natin na napipino to or nag kapira-pira sa itong spring dahil wala siyang stopper. So dito sa lilagay ni Suzuki, may iwasan natin na masira ang crankshaft at balancer natin, hindi magsasalubong o mag-uumpugan. So okay itong ginawa nila. Ayan o. So susukatin natin yung ang size ng kung ano ang size nito. 0-0 muna natin. Ay, foot inches. Yan. 4.9. Halos 5mm yung laki na linagay nila na bakal. Sulit to mga boss eh. Sulit yung bakal na nilagay. Sukatin naman natin yung kanyang haba. Yung kapal 4.95. Yung haba naman mga boss, so sukatin natin. Yan. 7.6. Ayan o, 7.6 mga boss yung haba ng metal. So ito yung in-upgrade ni Suzuki
para hindi ka agad masira ang ating ano crankshaft and then balancer. Yung wave washer natin mga boss, nagkakaroon ng gas-gas yan dahil sa galaw ng ito, gumagalaw to eh. Siya yung nag-absorb ng vibration itong ating balancer. So sa loob ng 30,000 km mas maganda kung mapacheck na natin kagaya nito, meron na siyang kunting gas-gas. So pwede pa naman siya. Minsan napuputol din to. Dito yung nakalapat. Ayan. Nauupod siya. So, ayun, ibabalik na natin. Ibabalik na natin yung gear ng balancer. So, kaya natin itong binuksan. Dahil i-share ko nga sa inyo na meron ng upgrade si Suzuki. So, nagbukas tayo ng modelo na unit para maibahagi ko sa inyo na merong upgraded si Suzuki. Kaya yung mga nag-worries dyan na mabilis daw masira ang makina ng rider, o ito, ginawa na ng paraan ni Suzuki para hindi madadamay ang crankshaft. So, ayan lang. Oh. Dito nakapalaman yung bakal na pinakita ko kanina, dito sa loob ng spring. Yung dalawa, dito yung nakapalaman. So ayan, lagay na natin yung lock. So dito mga boss, importante na malaman nyo yung mga, lalo na mga nag-DIY dyan, hindi lang natin basta-basta nilalagay itong lock na to. So pag once na ilagay na natin to, kailangan meron siyang play. Yan o, oh, yung umaangat baon mga din. Dapat may play yan, ganyan o. Oh. Yung play na yan, yan yung sa wave washer. Kasi kung walang play yan, ibig sabihin yun, naipit yung wave washer. Pag naipit yan, wala pang isang buwan, masisira na yung wave washer. Mag-iingay ulit yan. Yan. Tapos, tingnan natin kung may bumabangga. Kasi kung may bumabangga yan, ibig sabihin yan, hindi naka-timing. So ayan, nakadalawang ikot na tayo. Oh. Walang bumabangga. Sabihin, good. Naka-timing. Nakakita naman natin yan yung timing dyan dito. Tapos, yun yung sinasabi ko kanina na pag nasira yan, ayan o, may stopper siya o. Hindi ka agad to ma... Hindi matadamage yung balancer natin dahil meron siyang stopper na linagay sa loob. Ayan o. Ramdam ko kagad dito pag ginanon mo yung bakal na pinalaman sa loob. Hindi ano, hindi siya kaagad masisira. Okay? Yun lang mga boss, at sana mayroon kayo tutunan sa aking natuklasan ngayon. Maraming salamat.